This is Channels Television's breaking news. Para sa nagbabagang balita, isang pastor sa Saudi Arabia ang magre-retiro na. Ang nasabing pastor na ito ay 36 years nang naglilingkod sa Panginoon sa nasabing bansa. Kaya naman, panahon na din para makasama na niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa ating bansang Pilipinas. Tunay ngang pagpapala ang pastor na ito sa mga taong malapit sa kanya, mga kaibigan, kakilala at pamilya na nagmamahal sa kanya. Narito at subaybayan natin ang mga mensahe para sa kanya. Pasok! Maraming salamat po sa buhay niyo, Pastor Jolly. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binayaan niya kami ng isang pastor na kagaya ninyo na nagsilbi din na tatay namin sa Saudi Arabia at naging ninong namin. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil kayo po ay isang malaking blessing sa family namin. Maraming salamat po sa mga suporta niyo sa amin at sa mga panalangin niyo para sa amin. Ganun din po yung panalangin namin sa inyo na naway patuloy po kayo na magsilbi sa Panginoon sa pag-uwi niyo sa Pilipinas. We miss you po and we love you. Nagpapasalamat din po sa Panginoon, no, sa lahat ng sa time na nakilala namin si Pastor Jolly. Sa akin po, 14 years ko na po siya na since na-meet ko siya and naging parte po siya ng since single pa ako hanggang sa ako ng sarili kong family and sa mga naging tulong ko sa ministry dyan sa CALM. Very supportive po si Pastor at ang kanyang family. We are very glad na naging spiritual guidance namin, even spiritual parent namin, isa sa mga spiritual parent namin si Pastor Jolly. Hindi lang kami, no, sa mga lahat ng mga couples na dumaan dyan sa CALM. We have been inspired po sa commitment po ni Pastor sa ministry ng Panginoon and we believe, no, if wherever he goes, no, even though aalis na po siya sa Saudi Arabia, yung ministry will continue sa kanyang family sa Pilipinas, even sa mga churches sa Pilipinas, no. I believe God will use him very mightily there and Pastor Jolly, we love you. We're still praying for you and your family. Nawa po ay pagpalain po kayo ng Panginoon saan kayo mapunta, saan po kayo dalhin. And we know that this is just another next chapter po sa buhay ng ating mahal na Pastor Jolly. Iyan lamang po ang greetings po from dito po from New Zealand. God bless po sa lahat. Bye. Hello, Pastor Jolly. Hello po. Hello po. Nabalitaan po namin na uuwi na daw po kayo ng Pilipinas. Before po kayo umuwi, syempre hindi kami papapigil. Magbibigay din kami ng message namin. And we just want to inform you or tell you po na we're so grateful for your life. From the bottom of our hearts, we are very, very thankful po sa lahat ng guidance, sa lahat ng encouragement, and for introducing God, Jesus to our lives. Wala pa kaming, hindi pa kami kasal, andyan na po kayo. And I believe talaga na everything has a purpose and the people you meet in your life will always teach you something. And isa po kayo dun sa mga tao na we really value and we're very, very grateful na nakilala po namin kayo. Isa po kayo sa naging instrument na kung bakit po ganito kami ngayon, kung bakit po kami may tiwala sa Panginoon. And marami po kami natutunan sa inyo. Like, hindi ko na po kayang isa-isahin sa sobrang dami. And I have lots of memories with you na I will cherish forever and I will keep forever and I will always be thankful for all those moments. Yeah, I know. Iyakin ng nanay mo. Sabi nga po niya, ayan, pinipigilan ko lang sa totoo lang, pero palabas na, konti na lang. Pero ayun po, again, your
at Ate Tess and your children are so blessed to have you. Hopefully maging immortal ka. just take care of yourself. For sure, everyone will miss you, and I know that you will not stop serving God. And amen. Amen. Ayun po, anytime you want to come here, just come here. Mahal po kasi ang ticket pa uwi ng Pilipinas. I love to try. So, kayo na lang po ang... kayo na lang po. Ganun ba yun? Sana po magkita-kita tayo sa Pilipinas once na makauwi po kami. Kapag ingat po kayo, marami na kaming paid time off. Ingat po kayo, na po. Kumusta po, Ate Tess? Opo, kamusta po sa lahat? Salamat po. Yeah, sa Camp Family po namin, maraming salamat po sa opportunity na to na makapagbigay po. Sa mga po prayers po ninyo sa amin. Yes. Maraming salamat po. Mm-hmm, makapagbigay ng message kay Pastor Jolly. Po ng prayers. And we're also praying for Pastor Jolly as a family mo na he'll always be safe at nawa po ay palaging matupad ibigay ng Panginoon ang lahat ng mga desires ng inyong mga puso. So maraming salamat po sa lahat-lahat ng bagay na pinayin niya sa amin. At mag-ingat po lagi. God bless. And be strong always. Bye-bye! Bye! Thank you, Pastor Jolly! Thank you po. Bye-bye! Bye. God bless! Hi, Kuya Jolly. I praise God sa buhay mo. You have been a blessing to many. I remember my first time moving to the Faith House. I just had my surgery back then. And hindi ko mabuhat yung luggage ko from ground floor to the top floor of the Faith House. And ikaw yung nagbuhat ng luggage ko, naalala ko yun. Salamat po, Kuya Jolly, for your service sa Panginoon. You have touched so many lives, and indeed I do pray that the Lord will really reward you for your hard labor for the furtherance of His kingdom. Wish ko po na you will have a good retirement sa Philippines with your family, and wishing you good health and more strength to serve the Lord. God bless you po, Kuya Jolly. Sa maiksing panahon na nakilala kita aking Pastor Jolly, ikaw yung sagot ng aking dalangin noon na may isang tao magdadala sa akin sa pamilya ng pagiging makadiyos. Kaya ako yung naging miyembro ng Camriyad. Pastor, ikaw ang palagi nangunguna sa paghatid ng magandang balita tungkol sa salita ng Diyos. At ikaw din ang labis-labis na patuloy na nagpapalakas ng aking pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat, Pastor, sapagkat naging instrumento ka ng aking buhay upang maging born again Christian at maging kapamilya ng Camriyad. Kaya ngayon, nais kong sabihin sa iyo, salamat, salamat, salamat. Dahil sa iyo, mananatili sa aking puso at isipan ang salita at presensya ng Diyos kay Kristo Jesus. I love you, Pastor Jolly. Hello, Pastor Jolly. Kumusta po? Siyempre, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God dahil may Pastor Jolly na katulad mo. Thank you so much po, Pastor, na marami akong natutunan sa The Word of God, sa Bible study natin. So, alam ko naman na may purpose ang Panginoon at siyempre, umuwi ka na. Exist ka na dito sa Riyadh. So, mag-iingat ka po lagi, Pastor. Meron naman tayong Facebook, Messenger, connection, di ba? Sa isa't isa. So, happy trip po at marami po salamat. God bless po, Pastor. At ingat po lagi. Bye-bye. Good day, Pastor Jolly, at sa lahat na nakikinig. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Pastor, ang maiiwan ko lang na, masasabi ko lang na verse sa inyo na sa pagbalik nyo dito sa Pilipinas, hindi naman kayo retiring lang, no? Bagong gulong, no? Talagang mayroong panibagong task kayong gagawin, no? Pag uwi nyo po dito, Pastor. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, sabi nga, you're our destiny. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope
and future. Kaya pag uwi nyo dito, Pastor, sa Pilipinas, may bagong future, meron kayong panibagong task na papagawa ng ating Panginoon. No? Kagaya na ginawa rin sa akin ng ating Panginoon. So, God bless, Pastor. Don't worry. Talagang God is good always. All things work together for good. No? Sa lahat ng mga nangyayari sa atin, in good times and bad times, always give thanks sa ating Panginoon. So, God bless, Pastor Jolly. Have a blessed day. Pang family po, kamusta po sa lahat? Sa mapagpalang araw po dyan sa inyo. Pastor Jolly, kamusta po? Mag-iisip na po pala kayo. God bless po at sa tagan nyo po sa Middle East, pangigipaka. Diyan pa rin po, tuloy-tuloy pa rin po tayo. At alam ko po, pagdating nyo po dito sa Pilipinas ay patuloy pa rin po ang magbibigay at magbibigay ng mensahe sa mga tao. Naroon na po sa mga salita po niya. First day ko po dyan, siya po ang namin ko po kagad nun eh. Baga, galing po ako ng Jeddah, no? Karoon lang po ako ng pagkakataon na malipat ko ng project dyan sa Riyadh at nirefer po ako ni Kuya Mancho. Pastor Jolly po, wala po ang masabi dyan. Napakabait na tao. Hindi ko nakita nagalit. Nagagalit lang siya pagka talagang itatama ka ba sa way na katama-tama talaga, di ba? Lalo na kung sa gawain ng Panginoon ang pag-uusapan, wala pong masabi dyan. Proverbs 19:21, yung people may want all kind of things, but the Lord's will is going to be done. Wala pong ibang kung pwedeng magbigay, magdikta po sa atin ang ating gagawin, kundi sa gabay sa salita ng Panginoon, siya lang po talaga sa lahat. Yun lang po, Pastor Janice. Maraming salamat po sa mga gabay din po, sa mga natutunan ko sa inyo, lalo na sa mga Word of God. Yun po ay naibabahagi ko din naman po sa aking mga, muna-muna po sa aking pamilya, sa aking mga kasama sa trabaho, iba pang tao na nakausap po. Again po, Pastor Jolly, good luck po sa mga bagong mangyayari po sa buhay nyo. Alam ko po, may mga plano po ang Panginoon para sa inyo. At alam ko po, yun ay the best po na ibibigay po talaga. At para sa inyo po talaga yun. Again po, Kang Family, maraming salamat po. God bless po sa lahat. Hello po. Mapagpalang araw sa lahat. To Pastor Jolly, bilang manggagawa ng Panginoon, isa po kayong living testimony at naalala ko pa noong nandyan pa ako kahit sa konting panahon. Marami ako natutunan sa iyo, lalong-lalo na sa mga advice mo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. At ang pabaon ko sa iyo na verse ay ang Philippians 3:7, "But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ." Sabi ni Paul na kung naging masigasig man siya, naging masipag man siya, hindi dapat maipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Dahil ang mas mahalaga ay ang paghangad, ang pagiging mas malalim sa pagkilala sa Panginoon. Kaya ang paglilingkod ay continuous ito, isang paglalakbay, hindi ito isang destinasyon. Kaya po, hanggang sa muli nating pagkikita, Pastor Jolly, at God bless po sa ating lahat. Thank you so much, Pastor Jolly. All the best and God bless. Hi! Hello, Pastor Jolly. Kumusta na po kayo dyan? Kumusta na sa lahat ng ating kapatid na riyan? I don't know what to say, but I just want to thank you, Pastor, for your unwavering faith and commitment sa ating church. You left an indelible mark on our souls. Your dedications and love for our congregation there in Saudi Arabia when I was there have been a blessing to all of us. Surely, they will miss you and we welcome you here in the Philippines. You are a true spiritual leader and I really thank you kasi hindi ako mag-grow ng ganito kung hindi dahil sa'yo. Sa pagpupush ninyo, sabi mo nga po sa akin eh, wala akong tiwala sa sarili ko pag ako nag... kaya hindi ako makatayo. Pero dahil sa mga
sa tulong ninyo, nagkaroon po ako ng confidence sa sarili ko. Kaya na ngayon nasa Pilipinas na ako, I continue to serve the Lord. Iyan ay sa tulong ninyo, Pastor. Binigyan niyo po ako ng lakas ng loob na magsalita sa harapan at maging isang leader sa aming simbahan. I thank you, Pastor Jolly, for all the teaching, care, and love that you show to us. You become a source of our strength. Saying goodbye is hard, but we know you continue to spread God's love wherever you go. Farewell, Pastor Jolly, and welcome you here in the Philippines with us. May God continue to use you mightily and your ministry continue to flourish wherever you go. Yes, masaya na si Ate Tess niyan at ang iyong mga anak dahil magkakasama na kayo dito sa Pilipinas. There's no place like home, di ba? So, we will be always be a blessing in this world. So, masalama and welcome here in the Philippines. Bye everyone. Thank you. Blessed day, Pastor Jolly. So I was told po na alis na po kayo dyan sa Saudi and you'll be coming back here po sa ating bansa. I know and I think I know and share the sentiments and feelings of those people who'll be left behind po dyan kahit na wala po ako dyan. So it's sad and unfortunate, but one thing I know after leaving Saudi po is difficulties and trials in life unexpectedly come, but for those people who put their full faith and confidence in the Lord, they were already prepared by the Lord to face those challenges. And I think we all know na your ministry in the Lord does not finish there, and your mission will still begin and will still continue. Since I know that Pastor Jolly is very passionate in planting seeds. So, isa rin naman ako sa mga natamnan ni Pastor Jolly, lalo na sa pag-devour, pag-love sa scriptures and sa word. And of course, sa fervent prayers. Ayan, thank you Pastor Jolly for, kahit nawala po ako dyan, regularly po kayo nagme-message sa akin ng mga messages, inspiring messages inspired by God, and for the prayers, lalo na po nung kinakailangan ko po ng prayers. Maraming salamat po, Pastor, and may the Lord God bless you. May He give you His traveling mercies, and I hope that I can meet you for the disabilities. Bless po. Pastor Jolly, thank you for being my pastor and my Christian brother. Thank you for all the inspiring message that touches my heart and helped me draw closer to God. As you embark your journey back to Philippines, praying that God will guide your steps, helps you make wise decisions, and navigate each difficulties with strength and resilience. I have a beautiful scripture to share with you before your flight. Found in the book of Galatians chapter 6 verse 9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Kuya Jolly, may God bless you as you continue to preach and spread His word. I pray for safe traveling mercy and blissful milestones awaiting for you in Philippines. Have a safe flight. God bless. God bless you richly in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, Pastor Jolly. It is our wish and prayer that you will succeed and prosper in the next chapter of your journey. It is our prayer that God will continue to strengthen you and guide you
in your ministry, in preaching the Word of God to people. Again, we wish you success. God bless you. Kuya Jolly, this is it. Ito na yung araw na pakahihintay mo na muli ay makasama mo ang iyong pamilya. Hey, that's a wise decision. Tunay nga na God answers the desires of our hearts. At ikaw yung pastor na nakilala ko na super bait, super lovely, and napakasipag. Hindi ko malilimutan ang mga pagtulong mo sa akin noon nandyan ako sa Riyadh. And God will reward you. And I know you are reaping the rewards. At surely, ang Diyos who started the work in you in Saudi Arabia will surely complete it here in the Philippines until He comes. At the gates of the Philippines are opening for you to be blessed because you are blessed and highly favored by our Lord God. See you dito sa Pilipinas. Magre-reunion tayo ulit. See you and God bless you so much. Love you! Hello, Pastor Jolly. Nandito po kami ng K.A. Maritina. Now, once na nagpunta ka rito, ay naging speaker ka namin. Here is our message to you. Dear Pastor Jolly, as you prepare to bid farewell to Saudi Arabia and return home to the Philippines, we want to express our deepest gratitude for your unwavering faith, dedication, and leadership during your time there in Saudi Arabia as the one used by the Lord to start a church in Riyadh. Your teachings have touched the lives of our brethren there in profound ways, and your presence will be greatly missed. We take comfort in knowing that your faith in God will guide you in this new chapter of your journey. As it says in Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. May God's blessings be upon you as you return home, and may your light continue to shine brightly wherever you go. Thank you for all that you have done, and know that you will always have a special place in our hearts. And see you in CLSF ministry, wherever it is, and I think it would be in Imus, Cavite. But we thank you for all your efforts that you have shown as the pastor of CALM. And thank you so much. And nandito po yung ang makapatiran po namin. Nakauwi na kasi nung dumating kami rito dahil doon ako nag-preach to sa Uyo. But then, we want to say, see you soon, Pastor Jolly. God bless. Congratulations, Pastor Jolly. See you soon, Pakistan, Cavite. Hello, Papa. Kamusta kayo? I'm really glad na finally, you're going to retire, and I congratulate you for a long and happy career. Finally, you know, you've done your time, and I wish you all the best. Sana po makapag-enjoy kayo mabuti pagbalik niyo po ng Philippines kasama si Tita Tess, and congratulations po muli sa inyo, and I wish you happiness and good health, and maybe someday we'll see you again personally. Hi, Lolo. Oh, congrats on your retirement. I hope you come here soon in America to visit us. And I'll make sure to clean my room for you. And mahal kita. Hi, Papa. Zaira just emailed me. Sabi sa akin, meron daw, we have to do some video message for you. Anyway, this is it. I remember the time na nasa Saudi ka, and then you work hard for us. Before, it was just letters.
voice tapes, we hear each other on telepono, very expensive ang call, and we cherish every moment ni Mama yun that time. So, we always here to get to hear your voice, magpapadala ka sa mga kaibigan mo na umuwi. So, you work hard for your family in Visayas, for us, thank you so much. And for your family also, sila Tita Tess, si Joshua, si Jaira, kami nila Jimboy. And we appreciate that, and you deserve all the happiness. And when you retire, I hope you enjoy time to spend time with Tita Tess. Mag-relax kayo, not too much thinking of other things. And we'll pray na maging mabilis ang processing ng petition ko sa'yo para makapunta ka. Stay healthy, magpalakas ka para makapasyal ka pa dito and spend time with me and the whole family, especially Nati and Isha. We love you. Have a safe trip back home. Congratulations. Bye-bye. We love you. Bye-bye. Hi, Pa. Hi, Carl family. Magandang gabi sa inyong lahat. Gabi dito kasi. So, Pa, sa wakas, uuwi ka na rin. Akala ko nga lagi na, ano ba yun, napopostpone. Yung uwi mo, nadidelay. Akala ko hanggang December pa. Di ba sabi ko sa'yo, pag uwi ka ng December, sabi ko sa airport, huwag ka na papasukin. So anyway pa, masaya kami at uuwi ka na rin. Magkasama-sama tayo. And then, sabay-sabay. May kasama na kami ni Jay na mag-church. So, itutuloy natin ang ministry na binigay ng Panginoon. Iba ganun naman, kahit saan tayo pumunta, patuloy tayo maglilingkod sa Panginoon until our last breath. So, masaya kami. At may kasama din rin ako dito sa bahay kasi kadalasan wala yung dalawang bata. Katulad ngayon pa si Diyos. Yan, ito bago dating si Diyos. So, ilang susunod yan. Bago dating si Diyos. So, anyway, masaya ako na nandito ka na. May kasama na ako sa bahay. Sabi ko nga, kadalasan wala yung dalawang bata. Mag-isa na ako dito sa bahay. And napapasin ko nga, kinakausap ko na pala yung sarili ko eh. And then, samahan ako magsumba pa, may kasama na ako. So yun lang, masaya kami at uwi ka na. And Carl family, magkakalayo man tayo physically, siyempre patuloy tayong, nandun ang communication natin sa isa't isa. At sa mga uwi sa inyo, magkikita tayo pa rin. And salamat Carl family na ang pagmamahal niyo sa pamilya namin at lalo na kay Pastor Jolly dyan. Alam ko naman na kahit magkalayo kami physically, alam ko may mga kapatid na nag-aalaga sa kanya. So maraming salamat. Talagang noon pa man we appreciate. Alam namin, ramdam namin ang pagmamahal niyo sa pamilya namin, and maraming salamat. So, God bless ating lahat. Hello, Calm family. Greetings po sa inyong lahat. Thank you for all your efforts po sa lahat ng ito for bago umalis si Papa. God bless you and your labor in the Lord for His glory, for His ministry. And ayun, to Papa, see you soon. And we don't know what lies ahead, but for sure, God already knows. So, we are safe and secured. And ayun, we just can't wait to be with you. Finally, magiging complete na tayo ng matagal. Ayun, si Kuya may sabi. Nangabol ako. Hello po everyone, ako si Josh, mga hindi nakakilala sa akin. And just wanna say salamat through the years na sa pagmamahal at support nyo sa tatay ko, sa pastor nyo po, pastor natin. Sa pamilya din po namin, salamat sa pagmamahal. And hindi po dito natatapos ang ating connection. Ito lang po yung panibagong yugto, panibagong chapter. And isa sa mga rason ba't di makauwi si Papa ay hindi niya maiwan yan. At ang gusto ko lang sabihin ay continue the race lang, keep the faith, and i-level up lang natin everything from here. Kay Papa, ingat ka sa flight,
I'll see you soon. And things are gonna be crazy here. But it is what it is. Thank you. Anyway, yes, again, Cal family, we love you with the love of the Lord. We love you. As what Kuya said, we will see you in other chances, in other ways. We love you all. Ayun lamang. Bye, Cal family. We love you. God bless all. See you soon. Bye.